Ang computer processing ay isang series of action na pinaperform ng isang microprocessor o kilala rin natin sa tawag na CPU o Central Processing Unit. Ang CPU ay ang utak ng isang computer. I want it to be clear, lalo na sa mga aspiring ITs dyan. Ang CPU ay hindi buong computer. Nasanay na kasi tayo sa tawag na CPU means buong unit pero iba ito. Technically speaking, it should be called computer. Kapag sinabi nating CPU, yun yung processor. Mayroong apat na distinct states na dinadaanan para ma-process ang data at mailabas ang resulta nito. Ito ay ang fetch, decode, execute at write back. Ang fetch, ang unang state kung saan ina-access nito ang memorya para makuha mga instructions. Ito yung binary codes na ones at zeros. Matapos makuha ang instructions, ipaprocess na ito for decoding. Dito nahahati ang instructions sa mga meaningful parts o series of bytes. Ang instructions na ito ay ina-handle ng control unit ng CPU at ini-execute. Ang final process ay ang write back, kung saan pinapabalik sa computer memory ang executed information na pinadala pabalik sa mga software. At ito nga ang nakikita natin. Ang apat na processing steps na ito ay paulit-ulit na nangyayari hanggat ang software ay bukas at gumagana, pabalik-balik ang data. Habang mas tumatagal ang panahon, ang processing power ng mga CPU ay mas lumalakas, giving us more advanced computers na capable sa mga imposibleng bagay nung unang panahon. Fun fact pala, alam niyo ang CPU speed, di ba? May 3.2 GHz at marami pang iba. Ang isang gigahertz ay kayang mag-process ng 1 billion instructions per second.